Sa atin lahat mga kaibigan, so meron po tayong na-scout, isang nanay na iniwanan ng kanyang asawa. So single mother po siya, single moms. May dalawa siyang anak. So ang kanyang asawa ay nag-asawa na ng iba. So tara mga kaibigan, samahan niyo po ako para interviewin po siya. Mga kaibigan, suportahan natin ang Brother Raymond YouTube channel na tulungin sa kapwa at may malasakit. Oh, nandito na po tayo sa bahay ni Ate Christina. So ito po yung bahay nila, ito yung sitwasyon nila. So, tao po, may tao ba dito? Mama mo? Okay, dito. Ayan po si Ate Christina, siya po yung ating na-scout. Ayan, kumustahin po natin ang kanyang life. Ano, kumusta na yung buhay-buhay mo, Ate Christina? Okay naman. So, pwede ba maikwento mo yung buhay mo doon sa asawa mo? Ano nangyari? Ikukwento ko po, napakahaba ko. Mahaba. Sige daw, ikwento mo daw yung life mo. Napakahirap po sa sitwasyon ito kasi po maliit po yung anak po ay magawa pa po niyang magtutulong. Inoko ka? Ilan na yung asawa ng asawa mo? Pangatlo na po yun. Sige nga, yung sabi may nagsabi sa akin na yung anak niya sa una ay nasa iyo? Opo, nasa akin po. Ang masaklap nga po, nasa akin ang anak. Ang padala ko, hindi sapat. Dapat po yan, 2-8 ng 2-8 ang pinakamababa. Nagpapadala man ba siya? Nagpapadala na. Doon sa unang anak niya? Sa akin na rin po. Sa'yo. Anong nangyari doon sa pagbibigay-bigay? Ano, marami ang nagbibigay sa'yo? Marami po. Doon po nakaikot. Nakalikom po ako ng 15 kilo lahat po. Nabigay. Ano yung araw-araw? Minsan may nagbibigay sa'yo? Binibigay na po? Hindi po araw-araw naman. Basta pag may... ano po, may naawa sa akin, binibigyan ko, hindi po ako nanghihingi sa totoo lang. Pusa po sila. Kasi naramdaman po nila yung sitwasyon ko. Kasi, sa kwento ko po yun. Tapos minsan nakikita nila wala pong pagkain yung anak ko. Sila na papapain. Kaya, ito yung anak niya. Ano ba yung pinakamahirap na sitwasyon ng iyong buhay na naranasan dito? Ang pinakamahirap, unang kilala pa lang po namin ang asawa ko, may trahedya po nangyari sa buhay namin. Yung anak niya po sa una, naputulan po ng kamay. Naputol po ang kamay. Ako po yung umintindi noon, isang buwan po na nasa ospital kami. Naranasan ko kung mabulok sa ospital. Wala akong nagdala sa akin ng pagkain. Walang nagbigay ng pera. Walang nagpapalit sa akin para makapagpahinga po ako. Kasi buntis po ako noon. Hindi ko na po kinain. Parecovered ko yung anak sa una. Dahil na ospital ko, naputol ko yung kamay. Ang nangyari po, ako naman po ang na-ospital. Ang masaklap po noon, hindi patas ang asawa ko. Dahil po, nung ako na sa ospital, nagwawala po siya. Ayan, kumain ka na. Ayan, pagkain. Ano pong sabi nung katabi ko sa ospital? Abay, walang niya pa palang asawa. May sakit yung asawa mo, ginaganyan mo. Bakit ganyan ang trato mo? Sinabihan po talaga siya sa ospital. Nagpaalam ba yung asawa mo, Ate Christian, na mapamanila siya? Maasawa po. So, di mo alam na nakaasawa siya? Hindi na. Po. Nalaman. Paano mo nalaman na nakaasawa na yung asawa mo na pangatlo? Dito po sa asawa ng hipag ko. Narinig ko ang pag-uusap ng asawa ng hipag ko at yung tatay niya. Nag-usap sila. May kinakasama na po. May anak din siya doon sa pangatlo? Ang sabi po kasi ay buntis tapos biglang binawi po. Sabi po ay... Pero may kinakasama? Na-delay lang daw po. May kinakasama siya? Pang-ilan na niya sa mga? Pangatlo na po yun. Pangalawa po. Pangatlo siya. Kung kaya pong basurahin yung una, kaya rin po kami basurahin. So, mahal mo pa bang asawa mo, Dina? Sa lahat po, hindi mo sa akin. So, anong grade na yung mga anak mo? Grade 1 po, tapos yung putol po ay grade 4. Hindi ko yan po tunay na anak. Doon sa una yun, anak nasa akin po siya.
kung tutusin po, wala na po kami. Hindi na kami mag-asawa. Wala po dapat sa akin. Oo, kasi anak niya sa una, di ba? Dapat sa lola. So, hindi dapat ang hirap yan. Ako po nagpa-aral. So, ibig sabihin, ikaw pa rin yung nagpapa-aral doon sa anak niya? Opo. Nagsasakripisyo? Opo. Noong mga nakaraan po, kung saan-saan po pumunta, para manghingi po ng bigas. Para rin siya makakain. Naghihingi din bigas siya? Hindi po. Ako kung saan-saan ikaw ang naghihingi bigas para makakain. O, nangungutang para makakain lang. Hindi po ako naghihingi. May naawa lang. Para sa awa. Naawa lang. Pero parang gano'n na rin po. Inihingi rin po. Okay lang yun. Naghihingi. Naawa din po. Parang nakitang sitwasyon niya, mahirap talaga sila. Sako lang yung kanilang palibot. Ang inaano ko po, ako na po makaahon dito. Makaahon. Anong pangarap, anong plano mo? Halimbawa, may tumulong sa'yo. Ano yung gusto mo? Magkaroon po kami ng sariling bahay. Tapos, malaya na po ako. Ano malaya? Malaya na po. Sa'yo may tulupa? Consumption, hindi po. Hiram lang po namin ito. Pero pwede ka ba dito magkubo-kubo? Hindi po. Kasi paalisin din po ito. So, kung mayroon, ano gusto lang? Gusto ko lang po talaga. Tahimik na nabuhay. Wala nang aaway sa akin. Walang kukontra. Wala na akong aalaga ang lapastangan. Dahil sa anak mo, yung panganay na... Ay, hindi mo man anak pala yun. Kung halimbawa, mabalik ang asawa mo, anong gagawin mo dahil may asawa na siya pa? Wala na po kung balak bumalik sa kanya sa dami ng hirap. Ilang taong ka na ba? 37 na po ako. 37. Madami sakripisyo, malata naman ang mukha mo. Ina. 7 years na ako ng ganito. Hirap na hirap na. May tanong ako, Ate Christina. Pag nagpapasok kayo, wala ba baon niya mga anak mo minsan? Wala po. Lagi. Ano bang kinakain niya pag nasa school? Tinapay po. Nangungutang po ako. Sa bakery. Paano pag nagbayad ka kasi wala ka ng trabaho? Ayun nga po. Yun po ang ano. Papasok na po dito yung problema ko sa pera. Ito pong asawa ko. Manghingi po ako. Bibigyan po ako niyan. Pera. Kulang lang po ito. Ibang rent. Hindi, wala na po akong pera. Sa utang lang po yun. Wala po talaga. Pakasuporta lang yun sa putol niyang anak. Ano? Sa maliliit, hindi na hindi na siya kasali. Pero sumasali ko pa rin. Kasi naawa ka? Naawa pa. So, hindi na po pwede itagoy. Matindi talaga yung pagsubok sa'yo. Kasi, ayoko na po. Ayoko na po talaga sa... Tapos ganyan, yung padala, gano'n. 500. Lugi na po ako. Oo naman, 500 every month. Ay, paano yun? Pero ngayon, nakapagpadala po siya. 2,000. Sa isang buwan lang? Ngayon po lang, padala. Isang buwan? 2,000? Hindi po, let's go. Iba-iba nga po. May 500, may 100, May 100? Ano man, masaya? Nangyari po yan, isang buwan. Saan siya mararating? So, ano ba ang plano mo hanggang nandito ka? Anong plano mo? Gusto mo po umalis ngayon. Ah, gusto mo na umalis? Saan ka ba pupunta kung umalis ka? Ano lang po sa dalawa? Kung matutulungan po ako. Pag natulungan ka, halimbawa, nag-stick ka dito, matulungan ka ng may maawa sa'yo, anong gagawin mo dito, ma? Anong gagawin mo? Anong negosyo yung the best mo, yung alam mo? Paninda po. Kasi may hindi po akong gumawa. Tinda? Tulad ng ano mga tinda? Mahilig po kasi po gumawa ng mga kakanin. Kakanin. Kasi nanonood po ko YouTube. Ginagaya ko po. Tsaka na parang naglalako. Mga lugaw, mga ganun po. Lako-lako yun. Opo, naranasan ko rin po maglako. Okay man sa iyo. Para sana araw-araw may anong anak mo bang daw. Saan ka na dito? Nakatira ko. 10 years. Patagal ka namin para nagtiis, nanghihirap dito sa bahay natin. 7 years kami ng kasawa ko. Pwede mo makita yung ano niya. Ito, dito lang sila nag, ito lang yung lutuan nila, oh. Dito, ito yung, ano, ito yung kanila. Sira man yata yung, ano niya. Ito lang yung gamit nila. Ayan, so, hindi ito simintong kanilang, ano, eh. Ayan, mga kaibigan, makikita natin. Ayan, oh, parang butas-butas yung mubong nila. Nagtutulo na din. Pag nagtulog kayo kanina, malakas ang ulan. Nagtulog ang kayo? Nasa po dito, natulog po dito. Kasi brutas na, oh. Brutas na yung mubong niya. Yung pako niya po, yung nagtutulay yung ulan. Ate Christina, pinapaabot ito ni Ate Silkis. Salamat.
From Canada po ito. Bili ka na lang siguro ng grocery. Gamot po. Gamot. May ika. So, bili ka na rin ng bigas siguro kahit yung kilo. Salamat. Ay, ano ang sabi mo kay Ate Silkis? Ate Silkis. Maraming maraming salamat po, ma'am. Sa tulong. Silkis ang pangalan niya. Ma'am Silkis. Silkis. Dahil po, may pambili na po kung gamot sa anak ko. Kaya pala hindi na grocery, kasi pambili pala ng gamot, ano? Apo. Ayan, yan, ipinabot na natin. Unahin ko po yung gamot niya, kahit baka maglala po yung sa bangka. So, yun, bigay po yun ni Ate Silkis dahil napakabait din ni Ate Silkis. Ayan. Salamat po. Ayan, so pinabot po natin yan kasi kahit pa paano, may kumakabili katulad niya, may pambili pala siyang, ay wala pala siyang pambiling gamot sa anak niya. Tsaka ang iba niyan, baka mabili niya kahit bigas, no, kunting kilo. Yan, bahala na si Lord kung ano pa mangyayari sa life. Basta huwag ka lang susuko dahil God is good all the time. Ano, so kung mayroon mga pagsubok sa atin, may magandang layunin ng Diyos. May plano ang Panginoon sa buhay natin at huwag ka mawala ng pag-asa, darating din ang araw na gaganda ang buhay mo rin. Ano, so, araw-araw ka ba ng pasok? Ha? Araw-araw? Oh, opo, very good. Dito, kantahan mo nga si Kuya. Dito, makinig ako. Bigyan kita ng baon mo bukas kasi may pasok ka bukas. Sige daw, kantahan mo ako. Kasi sabi mo, wala kang baon araw-araw. Oo. Oh. Paano man pag may mga baong classmate, anong ginagawa mo? Nainggit ka ba? Nainggit ka? Wawa naman. Wow, ano may itong bata, no? Lalakad ka pag nag-aaral ka? Malayo bang school mo? Okay. Oh, malayo. Wow, ano may itong batang ito. Grabe. Ilan taong ka na? Mark? 6? 6 na ang edad niya. So, sige na, pantahan mo na ako at bibigyan kita ng baon bukas. Sabi mo, wala kang baon araw-araw. Araw-araw, nagugutom ka ba minsan? Opo. O, kasi wala kang baon. Wala kang chinelas? Marami. 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 Yung mga binigay po dyan. Sa bigay lang yung chinelas mo? Sapatos, meron ka ba? Wala. Puro sira. Maraming sapatos. Puro bulok. Bigay lang po. Asan? Tingnan ko nga sapatos mo. Di pa, ano pag nag-aaral ka, di wala kang, nag-chichinilas ka lang. Opo. Ah, ito. Ito yung... Ito yung paano. Ah, ito, sapatos niya, lumubulok, tinapon na niya. Ano? Magkapatid po ito. Si Mark Jan, tapos si... Walter. Ayan, si Walter, si Mark Jan. So, na-scout po natin yan dito kasi sobrang hirap din po ng buhay nila, sitwasyon nila dito. Palibot ng bahay nila ay puro sako po. Ayan.